mga kababayan, ito na po siguro ang panahon para pakinggan natin si Rowena Guanzon. Ano po? So sabi niya dito sa post niya, nako, bakit ba ayaw na ayaw nyo ng ROTC at meron pa kayong nalalaman na patay-patay? Kung merong patay-patay dyan, no? Ilatag nyo yung ebidensya na sa ROTC talaga namatay yan. Naman lang naman yun. Hindi yung ito parang nagkukwento ka lang. Diba? So, ang post po ni Rowena Guanzon, mga kababayan, sabi niya po dito is, no to ROTC or Reserve Officers Training Corps. Ayan. May kilala ako sa UP. Ikaw lang yata nakakakilala. Ba't hindi mo ilapag dito yung ebidensya para naman maniniwala kami na talagang may namamatay at may natetegi sa ROTC? Di po ba? O, tuloy. May kilala ako sa UP na tagpuan na lang patay after several days ng DOTC training outside of campus. Ano ba talaga? Saan po ba talaga namatay? Sa ROTC po ba talaga namatay? O sa training po ng Department of Transportation and Communication? DOTC. Ginugulo mo kami. O, uulitin ko mga kababayan ha. Ito po ay mismong nakuha ko doon sa Twitter ni Rowena Guanzon. Ngayon lang po. Kakagising ko lang. Kaya ganito po ang itsura natin. Ano? Pagpasensya nyo na po ako at hindi naman talaga ako yung okay lang ha, mag-makeup ka sa vlog mo. Mahala kayo, hilamos lang, okay na. So, no to ROTC. Sabi niya, may kilala ako sa UP na tagpuan na lang patay after several days ng Department of Transportation and Communication Training outside of campus. Until now, walang nahuli. O bakit niyo po sa ROTC isisisi? Kung training days o outside training days, no? Ng Department of Transportation and Communication. Ano po ang kinalaman ng DOTC? O DOTC, ayan, nakasulat, o, di ba, o? Ano ang kinalaman ng DOTC sa ROTC? Para yung ROTC ang sisihin. Hashtag, no to mandatory ROTC. Ulitin ko ha, kung mali yung pagkakaintindi ko, kung mayroon siyang ibang explanation about sa DOTC. Natagpuan na lang patay after several days ng DOTC training outside of the campus. Oh, di ba? Ang gulo ni Weng-Weng. Tapos, ilalim niyan, mga kababayan, syempre, hindi mawawala yung mga nagkukomento, no? Karamihan ang nagkukomento is parang ganitong sinasabi ni Chiboy. Sabi niya, haha, nag-ROTC din ako. Wala naman nangyaring ganyan sa amin. Hindi ka talaga patriotic, Buangson, sabi ni Chiboy. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. Mismo po ako nakaranas na mag-ROTC. Alam niyo po, masaya mga kababayan. Masaya na nandoon yung hirap mo. Nandoon yung talagang mahahasa ang kaisipan at physical mo, mga kababayan. Ikukwento ko lang po kung ano yung ginagawa namin dati sa ROTC. Noong unang panahon, kala mo lolo na ako eh. Noong panahon na nag-ROTC pa tayo, mga kababayan, diyan po kami sa Adamson University. Ano? Yan. So yung mga unang araw, syempre hindi pa handa, inihahanda pa lang kami. So doon kami sa loob ng campus ng Adamson. After several weeks, lumipat na po kami sa doon eh, sa may airbase yun eh. Kalimutan ko na po kung ano yung pangalan ng airbase, pero malapit po yun sa airport, syempre airbase. Na po. So Port Bonifacio or nakalimutan ko na po. Ang ginagawa namin doon, mga kababayan, no? Kalimitan pong ginagawa namin doon, itinuturo sa amin kung paano humawak ng armas, kung paano gamitin yung mga rifle, pero hindi kami pinapahawak talaga ng totoong rifle. Ano po? Baka mamaya
Iputok. So, kung pahawakin man, yung walang bala talaga. Ipinapaintindi sa amin kung ano ang kahalagahan ng pagiging alerto. So po, pinapatatag ang aming physical. Pero yung sasabihin na may patayan, may hazing, naku, Diyos ko po, huwag nyo naman pong ikumpara ang ROTC. No? Sa mga hazing-hazing na ganyan. Bakit po? Kasi, lalo na yung mga batang 90s, ayan, yung talagang mga nakaranas ng ROTC, si, ano ba yan? Si OC, si AT, ayan. Eh talagang malaki po ang pasasalamat namin sa mga bagay na ganyan, sa mga proyekto ng gobyerno na ganyan. Ano po? Naging alerto kami. Kung sakali, na talagang walang-wala na, no choice na, no? Eh kailangan lumaban tayo, paglaban natin ang ating bayan. Hindi kami aanga-anga. Hindi kami tatanga-tanga na kagaya na lang nung mga talagang kumukontra sa ROTC, kumukontra dito sa CAT na no choice ka na. Hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Eto, ginagera na tayo. O, ikaw, andyan na yung kalaban sa gilid mo. Ano gagawin mo? Magti-TikTok. Kasi eto yung turo ni Raul Manuel. TikTok. Sayaw-sayaw sa TikTok. Di po ba? Ako, kaya kong lumaban. Although, sabihin mo man sa akin na, sabihin mo man sa akin na hindi ka naman ready sa hindi ka naman papayag na lumaban sa gera. Pero kung no choice ka na at kailangan mo nang lumaban at yun na lang ang talagang kailangan mong gawin, tapos hindi mo pa alam kung ano yung gagawin mo, paano yun? Eto, Benz, barilin mo na lang ako. Diba? Ako, may choice ako. No choice na talaga ganun din naman. Parehas ang pupuntahan ko, mamamatay ako. Kung hindi ako lalaban, mamamatay ako kung lalaban ako. At least, nag-try ka. No, alam mo. No? Mayroon kang chance na mabuhay kung sakali. Kaya ito po, yung mga tweet-tweet nilang ganito, wala namang mga lapag na ebidensya. Kagaya na lang ng, ito, ganito. Ito, nangyari to, nasa mga dyaryo, nasa mga ibinalita ito. Wala. Wala naman silang mailapag na ganun. Kwento-kwento. Para lang masiraan yung ROTC. Mali pa yung linagay dito. Pinagmumukatuloy na may namatay sa Department of Transportation and Communication. No? Tapos ang sisi sa ROTC. Kapag po kayo nag-post, huwag po kayong parang si Vince Tanyada na pamali-mali. No po. Kailangan, bago nyo po i-post, kayo, kilala kayo na sikat na hindi pinayagan dahil mali. No? Mali yung way nyo para maging kongresista. Sikat kayo bilang ganun . Sikat kayo bilang talunan talaga. Ano po? Bago kayo mag-post, alamin nyo muna, intindihin nyo muna.